Ngayong araw na ito, nakaschedule si Pangulong Duterte na maglabas ng latest report tungkol sa virus dito sa Pilipinas. At isa sa pinakainaabangang parte ng kanyang magiging announcement ay kung gagawing mas magaan ang GCQ sa Metro Manila at sa NCR kung hihigpitan o mananatili as is. Kasi malaki magiging epekto niya sa PBA. Kung hihigpitan yung GCQ, syempre bawal ang practice at malamang hindi na makapag-resume ang PBA ngayong season na to. Pero kung lulumagan, malamang allowed na practice at eventually makakabalik na ang PBA at matatapos na nila itong Philippine Cup. Pero ang malaking question yan kung yung GCQ ay manatili as is, ibig sabihin walang babaguhin. Kasi sa kasalukuyang setup ng ating GCQ dito sa Metro Manila, ang mga contact sports katulad ng basketball ay hindi pa pwede. Pero ang PBA humingi ng special permit sa gobyerno na i-allow na yung mga players na mag-practice at eventually ay maglaro. Dahil yun mga players natin ay nagpa-test dun sa virus at lumabas naman na negative. At magiging very strict daw ang PBA pagdating sa implementation ng practice at eventually ng laro. So, ang fate ng PBA ay nakasalalay na sa gobyerno at kung ano magiging desisyon ni Pangulong Duterte. Yung inter-agency task force natin may nilabas ng recommendation sa Pangulo, pero in the end, si Pangulong Duterte pa rin ang magde-decide kung ano ang mangyayari sa Metro Manila. Of course, si PBA Commissioner Willie Marshall sinabi naman na susundin ng gobyerno o susundin ng PBA ang sasabihin ng gobyerno at umaasa siya na sana ay maganda ang maging result nung announcement ni Pangulong Duterte mamayang hapon o mamayang gabi. Yan muna ang ating latest report. As usual, pag-iwan po ng komento, pakilagay ang video kung nagustuhan at huwag kalilimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa latest PBA trades, news and rumors.